Yun nga, mga mayawa. So, nandito tayo, no? Meron tayong mga ano, no? Subscribers dito, no? Kasama na rin si Carlo at saka si JR, no? Mga taga ano to, mga taga Pilcoa. Kumusta mga mayawa? Anong balita? Yun, no? Ayos na, ano? Bumili si, ano, si JR. Bumili ng ano, to. Beta Moon. Pang malakasan to, no? Beta Max. O, oh, diba? Ayop to. Makakarating ka na nito to the moon. Diba? O Carlo, baka meron kang ano, gustong i-shoutout. Shoutout mo na. Sa mga tropa ko dyan, bike na. Ma, shoutout sa'yo, bilamanin ako bike. Yun o, nasa ba si mama mo? Yun lang. Ayun o, sa'yo mo. Mag-hi ka naman. Yun o, ikaw JR. Shoutout sa mga babae ko. Yun o. Eto na, may bike na si JR. Mainggit kayo. Thank you, JR. Ha? Salamat. Ha? Mga taga-Pilcoa to, mga bayaw subscribers natin to. Maraming salamat. At, siyempre, nandito yung pinaka-pogi nating mekaniko rito. Iyan, ang taga-Budyol. O, yan, di ba? Peace out. Iyong na, mga bayaw. Nandito ako ngayon, no? Sa garahe, no? Ng tropa. Dito sa may, ano, sa may Quiapo. Dito sa may Soler Extension, no? Kasi, ano, magkukonsulta ko yung ano ko, yung kaset ko at hindi ako natutuwa sa ano nito, tunog nito. So, hindi ako marunong mag ano nito eh, magbira nito. So, sa kanya ko pagbibira. Kasi siya rin yung ano eh, siya rin yung nagbigay sa akin nito eh. Kaya, siya na yung patirahin ko nito. Eh, sayang naman, so ginawa ko ng wheelset yung hub. Ito actually, ano, pakikita ko. Ayan o. Ito yung wheelset. Pang 10 speed to. So, medyo ano eh, medyo hindi ganun kaingay eh. Sabi ko kay pare, sabi ko, paingay mo nga para nakakabuisit. So, kakalkalin namin ngayon to. Tsaka ipapaano ko na rin, papa-regreasing ko na rin para swabe-swabe. No? Para dun sa binubuo nating project bike. Alright. Hintayin natin si Paring Bert para birahin niya to. So nga pala no, sa mga gusto magpagawa ng bisikleta no, ito pag nandito kayo sa lugar ng ano ng Quiapo, dito sa may Soler no. Etong Soler na to, ito yung ano, yung street sa may Mabini School dito. Ayan, dito yon sa may Andox, dito sa Quiapo. Makikita niyo si Bert mamaya, makikita ko sa inyo. Dalhin niyo lang dito kay Bert, magaling maggawa ng bisikleta. Yan. Actually diyan ako natuto. Paring Bert. Diba? Ito mga gusto ng ano dyan, magpagawa ng kahit ano about sa bisikleta. Pag dito sa parting Maynila, puntaan nyo lang si Bert. Alright? Yun, mga bayaw, no? Ito, no? Sama natin si Paring Bert. Paring Bert, kumuha ka naman. You know. Ay, si Paring Bert ang ano eh. Sabi niya, pinagpapawisan na ako eh. Paring Bert ang pinagpapawisan na rito, no? Size 20 to, mga bayaw. Si pare rin ang pina-wheelset ko nito. Actually, sa kanya galing to eh. sabi ko, pare, paingayin mo nga to. Sabi ko, para mabuisit yung mga aso. ang bibirahin ni pare. Ano to, atomic na hub to, na 10 speed. Galing pa sa kanya to, tagal na to eh. Ginawa ko na lang wheelset. Ayan, tinira niya. So ngayon, dinala natin. Ngayon, bibirahin ngayon ni pare. Tsaka sabi ko, i-ano na rin niya. I-repack na rin niya. Para swabing-swabe. Sayang, di ko nadala yung unaan, no? Para pwedeng i-repack yun eh. Hindi, magrasaan man lang. Ako na lang. Ako na ang gagawa. Sabi ko, andito na rin lang eh. Di bong... binuraot na rin kita eh, di buburaotin na kita ng ano, ng malakasan, di ba pre? Ayos lang yan. Namburaot na rin lang ako eh, di totodohin ko na. Ayan o, yung wheelset ni pare. Pasensya na kayo ha, medyo ano, magalaw. Ito yan o, ito yung kanyang ano, ito yung kanyang klinika. So sa mga gusto magpagamot, ayan ang doktor o, ayan ang doktor natin, si Bert. Sabi niyo yan dito, ayan ang pinakamagandang lalaki rito sa Soler. Oh, ayan, ang tindahan nila, ang shop nila, ayun oh. Ayun yung shop na 'yon. Ayun yung shop nila. Malapit sa May Court. Malapit sa court. Ayun yung court 'yo. Eh, ayun yung sa Mabini School. Oh, di ba? Ayun yung tindahan ni Mike. Oh, tapos ayun yung Andox.
Oh, ayun yung Quezon Boulevard. Oh, nandito lang si pare. Oh, di ba? O pag kailangan yung ano, mag punta nyo lang ako rito, araw-araw dito ako. Araw-araw nandito to. Ngayon, pag umulan, huwag na kayo pumunta, hindi yan papasok. Sigurado yan. Ano to eh, dumadami to eh. Nagiging super sayam. Pagka umulan, ayaw pumasok yan. O malabo kayo. O ayan. Yan ang wala ako, pre. Yan pala ang kailangan ko, ano yung mahabang yan. Ano yung ginawa mo lang? Pakina, yan ang wala ako, pre. Dapat pala may ganyan ako. Yan pala. Stainless lang naman yan. Tama naman na ano yan, nabira yan. Yan. Ah, yan. Ito nga pala, no, mga bayaw, si Paring Bert. Ano to, matagal to sa global. 20 years mahigit to sa global. Si pare. Yan sa global craze. Gumagawa ng mga atomic. O yan, matagal si pare dyan. 20 years mahigit. Eh, nag-retiro na si pare. Gusto na niya maging ano, isang dalubhasan doktor. O yan, kaya nandito na siya. Yan. Yung axle niya. Lumuwag? Yan. Kaya bibirahin ni pare. Eh... Ngayon, maganda rito kay pare pagka dito kayo nagpapagawa. Hindi ito kagaya ng ibang mekaniko na harang sumingil. Pero, pag dayo kayo, dali kayo. Hindi. Pag tropa, wala. Bura-buraot lang to. Yosi-yosi lang to. Okay na. Pero pagka ano, totoo niyan, pagka siyempre trabaho, trabaho. Ayan o. Baklas siya. Baklas na. Tanggal na yung mga bearing, tsaka yung mga ano, yung spring, nasaan? Dito pa sa loob. Andiyan pa. Hindi pala tatanggal. Andiyan pa. Hindi pa niya matanggal eh. Anayin niya to, paingayin niya to. Nakikilip ko lang, baka masipa. Ayan, baka matanggalan eh. Ayan yung mga pinagtatanggal, mga bayaw. So, ito na. Ano na to, gagawin ni pare, sama na repack dito, binuksan eh. Ito na yan. Diba? Ito yung papalitan ko. Ayan, spring. Asan, pakita mo. Ito yan. Kukunin niya. Three pounds pala yan? Oo. Three pounds. Sa'yo galing nga yan eh. Ito. Tatanggalin natin. Ito lang naman ang papalitan natin dyan. Para lumakas. Eh, pakita mo sa mga bayaw natin. Na mga subscriber. Oh, yan. Ito papalitan ko ng mas malaki. Mas malaki? Para mas maingay. Para mas pogi? Oo. Para mas maingay. Para lalong magalit yung mga aso. Hindi, bigyan mo rin ako ng ano ha. Yan, original niyan, payat lang. Ito yung original. Payat lang yan. Bayaw, ayan yung original payat. Ipapalitan natin ng mas malaki. Oh, ayan. Ipapalit nga ako ngayon. Ito yung original na tinanggal ha. Ayan, ayan yung tinanggal. Ngayon, sabi ni pare, papalitan niya raw ng mas malaki. No? Mga ano, mga sinlaki ng ano, sinlaki ng hula hoop. Tarigis. Sinlaki ng hula hoop pala ilalagay dito. Ito pare, kayang-kaya ko gawin to eh. Parang sa keychain lang to eh, no? Ay, yung ginagamit ko pang Origin 8. Ayan, ha? Yung matitigas, no? Matitigas. Yun ang ano eh, mga bayaw, pagbibili kayo ng ganito. Ayan ha. Papakita natin sa kanya yung papalit. Okay, papalit. Ang kunin nyo, kung may makukuha kayo mga gusto nyong kalbuhin na hub, yung sa Origin 8, maganda. Matigas. Okay na okay yun. Yan ang magandang makuha nyo. Pipiliin natin lang maganda. Ayan, pipilihan tayo ng maganda ni pare. Ayan ang mga, ano, yung mga sikreto niya. Lalagyan natin lang asero. Yan. Oh, ayan o. Oh. Yan ang ipapalit natin yan. Yan ang ipapalit niya asero na. Oh. Papapansin nyo, pag nagbuka kayo ng ano, ng hub mga bayaw ng ano, Origin 8, ganito itsura. Yung mga luma ha, hindi yung mga bagong Origin 8. Ganito. Gawa to sa asero. Asero talaga yan. Yan. No? Hindi to si Cesar Montano na aserong pelikula. Asero talaga to. Legit na asero to. Ito yung sasalpak ni pare. Pare, ilang poles ba itong hub na binigay sa akin? Tatlo. Ah, tatlo rin. Three poles, three teeth. Ah, ito yung poles niya. Ah, ito yung poles niya. Layo mo sa palo. Yan. 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 Yung mga poles niya, oh. 3 poles, 3 teeth lang pala itong binigay ni pare. Eh at least magagamit na, pang 10 speed to eh. Di pagka, tama naman gamit ni pare ko.
ayaw bumili ng WD-40, yun na lang, mas mura. Mura ng kunti. Hindi, ganyan din gamit ko eh. Inisa mo natin para. Ano na nga eh, makalawang na eh. Ang tagal na nakasabit niyan, pre. Kaya sabi ko, ang tagal na pala nakasabit ito, pakialaman ko na nga. wala eh. Nililinis muna ni pare. Para, ano? Bago ulit. Kasi matagal na uhaw eh. Tuyong-tuyo eh. Yan na yung para malinisan. Yan. Ayan na yung mga, lilinisan niya. Bababaran. Bago ulit to, pagkakuan. Pagka nakuan to, bago ulit to. Lalagyan niya ng bubugahan niya. Yan yan ang maglinis ng mga bowls. Yung iba naman, nilalagay sa parang takip ng garapon. Tapos sinututbrush. Pagkalawang na. Ayan, pagkalawang na. Ito, wala namang kalawang to eh. Ano lang to eh. Na-stack lang ng matagal. Kaya... Yan yung ginagawa ni pare. Ito yung mga ano niya. Mga bowls. Asero. Spring. Ano. Sayang, di ako nakapagdala ng ng grasa na kulay blue. Meron tayo original yan. Meron ka? Galing pa ng BMW yan. Trabaho yan. Sa BMW pa pala to, mga pre. May trabaho ka ba ron? Hindi, customer ko lang. Customer. Yan Galing pa to ng BMW. Yung isang customer niya, binigyan daw siya. Akala ko, pati BMW na kotse, binabanata mo na eh. Yan Parang ano lang to, katingin ko, pre ah. Umihin nga natin. Walang amoy. Kala ko may katingin ko eh. Yan ang mga diskarte ng paglilinis. Tsaka dapat, lagi kayong mga bayaw, meron kayong malinis na basahan. Malinis na yan. Malinis na . Malinis pa sa jowa mo yan. Di ba? Nasaan yung dati yung spring? Ito. Na, susukatin natin. Ito yung dating spring. Ayan, papalitan natin ng mas malaki. Mas malaking asero. Pagpapantayin lang ni pare yan. Para pumasok doon sa butas. Putulan ni pare. Ikaw na lang naghahasaan yung cutter mo. Matalas talaga to. Siyempre, sa tagal nito. Ayan. Naputulan na niya. Yan yun. Kukunin ko lang siya ng sukat nito. Dali lang ha. Hindi na alam kung saan kinukuha itong kanito. Zero nito. Kaya kailangan daw, wasakin nyo raw muna yung spring ng Origin 8. Bumili kayo ng Origin 8, tapos wasakin nyo. Lagay nyo sa hub nyo. Loko-loko yun, no? Kaya tinatawag na Johnny Tango. Ayan, hayop lang. Ang bihira rin . Sa kanya na galing to. Ang tigas din ang mukha ko. Siya rin ang pinagawa ko. Alam niya. Ayos lang yan. Kapala na lang ang mukha rito . Pare. Buti ka mo, nakita kami. Mahirap pag-ilapin tong taon to. Kaya, nasaktuhan ko to rito. Kaya yung mga dyan ha, yung mga taga Maynila ha, magpapagawa kayo ng bike. Napuntahan nyo to, si Paring Bert. Ayan ha, ayan yung tsura ni Paring Bert. Kamukha ni Ogie Alcacid. Nantahan niya lang si pare rito. Siya bahala sa inyo. Para matulungan niya kayo sa mga problema niya sa bisikleta. Grabe din yung tigas nito. Eh, asero eh. Tigas nga. Hindi basta-basta may unat to. Ang tigas, Brad. Oo. Ayop lang yan, no? Pang susi na yan, eh. Yung bilog na susi. Tigas, eh. Bago mo maunat, eh. Solid na solid, eh. Tapos, mga bayaw, kahit anong service about sa bike. Pare, tumitira ka na rin ba ng e-bike? Di motor yun . Huwag na. Ayan, pagka e-bike, huwag yung dala ng e-bike si pare. Pero kung kabit-kabit lang ng preno, okay lang sa mga e-bike. Pero yung pag motor na ng e-bike, malabo, huwag na. Hindi siya gumagawa nun.
pawang mga profesional lamang daw ang gumagawa nun. At huwag nyo nandalin sa kanya. Bisikleta lang tayo mga bayaw pagka dadalhin nyo kay Bert. Kahit ano. DI2 pare, tumitira ka na? Oo. Oh, ayan, pati DI2. Ay sasalpak si pare. Magkano pasalpak sa'yo ng group set pre? DI2, baklas kabit o salpak lang? Salpak lang. Kung lang sa akin, 800. 800 oh, 800 lang sa kanya oh. Pasalpak ng ano ah. Durais DI2 ah. Pwede. 800. Baklas kabit Bert? Pag baklas kabit, dagdag siya punta yung mga 1,000 siguro. Oh, 1,000. 1,000 ang baklas kabit sa kanya ng DI2. Pagka gusto nyo magpabira kay pare. Eh mga normal na group set, mga XTR, XT. Mga 500 lang pwede. Oh, ayan, 500 pwede na. Eh buo ng bike. 1,000. Oh, 1,000 buo ng bike ha. Pag kailangan nyo. Ito, marami rin magtatanong dito, ano, rim set pare, dalawa. Harap likod. Harap likod wheel set. Papabuo wheel set. 500 singilang ko noon, pwede ng 400 para kitawad. Pwede ng 400, basta subscriber ni Bayaw, no? Oo. Oh. Ayan, no? Basta 400, 400 lang kayo, pare. Tapos, ano raw, pag maganda yung chicks, wala siyang pakialam, 400 pa rin. Nakayaanin kayong RT mo nito? Kaya yan. Baka mamaya, kasi pag sobrang tigas to, hindi ka kaya na sama-sama to. Kaya yan. Ayan, no? Hindi naman gumanit. Medyo may galit siya ng konti lang gumigas. Pagka isasalpa ko dyan ultigrahit lang. Okay lang. Okay lang. Kailangan kasi pag kinakabit nito, kailangan yung mga de-switch. Oh, ah de-switch. Yung rear de-switch, yan. Patibay-tibay. Oh. Okay. Kasi kukunat siya, yan o. Oh. Hindi, pang road eh. Ay, pang racer? Pang racer. Pasok naman. Pasok na, no? Diba yung huling, ginawa mong huling folding bike ko, yung Atomic na Azul? Diba XT kinabit natin doon? O yan o. Diba? Ang layo na nung tunog sa kanina. Oh. Nakakabuisit na. Galit na galit na yung mga pusa niyan. Tsaka aso. Huling ka na ng aso nito. Ang problema nito, hindi na ako makakatakas. Dikitin mo yung likod. Oo. Kailangan hindi sumasayad yung likod pag may ride. No? O di kaya, pag mamamasyal ako ng kayapo, kailangan magmotor na lang ako para hindi marinig. Kasi yung motor, sa iba naman nakaparada yung motor eh. Sa bahay ng nanay ko nakaparada yung motor eh. Hmm. Yan oh. Lagyan na, ginrasahan na ni pare. Ganyan maggrasa ng kaset ha. Mga bayaw ha. Huwag yung naglalasti. Hindi naman. Yung ano lang, sakto lang. Kasi kakalat naman yan eh. Ating sa loob, kakalat yan. Kasi yung iba, grabe-grabe naman. Huwag yun naman sobra ng grasa. Hindi naman yan, ano, yung sundot kulangot. Ginagawa niya naman sundot kulangot na nabibili sa Baguio eh. Kung ano lang, medya-medya lang maggrasa. Eh, alam ko minsan, sa mga bahay nyo, maraming grasa. Yun naman hapitin ng sobra-sobra. Tama-tama lang. Tama-tama lang. Yung dumulas lang. Dumulas lang siya. Hmm. Ayan, ngayon, yung ano na. Hindi pa ba ano? Ito. Hindi pa ba kalbo yung ano ko ehe ko? Hindi pa. Hindi mo naman nagamit. Kaya nga. Eh baka mamaya kinain na ng kalawang yung thread eh. Yung mga bearing ko, okay pa ba? Hindi pa yan. Wala pa ang kalawang oh. Wala pa nga eh. Kaya lang natuyo. Natuyo na eh. Siguray natin yung panghab na malalaki. Mm. Yan. Pinag-iwalay na niya. Ito yung panghap, yung malalaki. Ayan. Ito si pare, ano rin ito eh. Talentadong Pinoy din ito eh. Hindi tinuturo sa school to, no. Kailangan kanto. Hindi tinuturo to. Sa mga ano lang to, kalsada lang natututunan to. Kaya mag-cutting kayo. Mga bata ha. Pawang mga professional lamang ang mga gumagawa nito. So, huwag nyo gagawin ito sa bahay. Baka madisgrasya yung mga bike ng tatay nyo. Dali kami. Diba? So, yun na nga, no? Siyempre, pag narinito kayo sa parte ng Quiapo. Yan, parte ng ano, Mindiola, Ligarda, dyan sa may Casal Street. Kung taga Sampaloc pa. Kaya, taga dito, taga Avenida. O, taga rito ka sa may Arhidalgo.
o kaya dito sa may parte ng simbahan ng Quiapo, eh dito kayo pumunta, no, kay Pare Bert. Kung taga Recto ka, taga Murayta, oh yeah, dito ka, malapit yan dito sa kanya. Ayan ha, tapos na, yan o. Oh. Yan na. Okay. Buo na yan, buo. Buo na. Walang kulang ha. Ayan. Ayan. Walang kulang. Tapos, isa, yan. Sasalpak niya na yan dito ngayon. So, lalagay ko muna yung maliit. Yan, yung maliliit muna. Utay-utayin niya muna yan. Ganyan ang paglalagay ng grasa para pantay. Para pantay ang lagay. Ginagamitan niya ng pinagbabawal na technique. Discarte lang. Kasi kung daliri gagamitin mo, magkakalat yan. Sabog-sabog. Diba? Pag hawak mo, malagkit. Yan ang discarte. Para sapon na sapon lang yung dapat grasahan. Pag ikot yan, talagang ikot yan. Malayo-layo na ang ano yan. Umiikot yan. Nakatipindi kasi sardin ito. Yan nga. Mamaya malambot yung spring noot. Di mo, sasama to. Sama yan. Parang pixie. Sasama? Oo. Oh. Pinakamalaki yung spring na yan eh. Pero kukunin mo pa rin yung dati mo. Para kung magkakonman eh. Ganun na pagpapas mo. Balik na lang. Balik mo na lang yung dati mo. Pag di kaya ng arte. Eh dapat pala rito, pang MTB na lang. Mga ganito kasi na tatlong poles lang. Spring type. Kailangan tumatigas yung arte para hindi sumama. Yung mga dating Ultegra pwede. Yung mga 6800. Basta matigas yung arte niya, yung spring niya. Kasi pag malambot, gagaya ng mga turnis, sasama to. Hindi niya kaya pigilan yun. Yung mga TC, walang kwenta yun. Oo, wala yun. Hindi niya kakayanin to. Dapat yung matataas. Mga sura. Yan. Yan, yan matitigas. Pinakamatigas yan. Sa Calaris, malambot pa eh, no? Mm. Yan, nabalik na ni Pare Utay-Utay. Hindi lang naman ang nakakabuisit yan eh. Maliliit. Oo. Saka kailangan dito. Ito eh, for adults only ha. Dapat nung kabataan nyo, pagkatapos hindi kayo naghuhugas ng kamay. Para hindi pasmado. Malalaglag yung maliliit na bulitas yan. Oo. Pasmado ka. Pasmado ka eh, ngatog-ngatog yan, laglag yan. Pwede bulilyaso pa. Diba? Dapat ano lang, kalma-kalma lang, chill-chill lang. Para walang bulilyaso. The more kasi na bumulilyaso, eh wala. Palpak, trabaho. Ayun na, papipilahin lang ni Pare yung mga bearing. Para maganda yung hakap mamaya nung ano, lock. Saka kailangan walang espasyo. Oo, kailangan yung 0-0 yan. Oo, 0-0 yan. Kasi pag nagkaroon ng espasyo, alog. Alog yan. Alog ang kaset mo. O yun, mga matatawa ka na lang, biglang nalaglag yung sprocket mo kasama yung kaset. Yun ang tinatawag na paaso-asong trabaho. Eh dito kay Paring Bert, wala, hindi paaso-aso trabaho rito. Barito kay Pare. Trabaho rito eh, maayos. Yan. Kapit ko na ha. Kakapit na niya yung kaset ha. Andahan lang. Yan na. Iigpitan na niya ngayon. Bago ba ipasok itong mga to. Yan. Magagrasa pa yan. Lilinisin niya muna yung pinaka ano, panara. May palo bang magaganap dyan pre? Ang palo? May palong, may palo na magaganap. Wala, wala palo-palo to. Kaya meron tayo pang ganito. Iyon o. Yan. Eh, naman yung mama. Kakaibang tools yan. Sa ano nyo lang, sa Inglaterra nyo lang mabibili yan. O. Pangklase talaga ang Filipino ingenuity, oh. Filipino lang ang sakalam talaga. Oh, kahit sa ang bike shop kayo magpunta, wala kayong mabibili yung tools na yan. Eh, Paring Bert lang. Oh. So, pare, ilang taon na yung ano mo na yan, pambira mo na yan, oh. Sa global pa yan, di ba? Yun, oh. Oh. Di ba? Oh. Nakakarindi na. Kapaluhin ka na ng asawa pag lumayas ka. Kapaluhin ka na ng asawa mo nito. Sigurado. Booking na booking ka nito. Lali ka. Ingay na. Saan ba kakabit to?
Meron akong ano eh, meron akong pina-project na folding eh. Eh alam mo naman, nabibigyan tayo ng mga ano, ng mga kaibigan. Mga bigay, ano, nabubuhay lang tayo sa bigay ngayon, pre. No, kaya eh, sabi ko, sige. Eh pare, di ko na kailangan 'to, sayo na lang 'to. Oy, di ba? Kunin natin, di ba? Grasya 'yun eh. Sabi nga nila, pagkatanggi ka raw ng tanggi sa grasya, lumalabo yung mata. Oh, eh, hindi ko tatanggihan yun. Para walang labo. So, ayan, hindi ayos na ayos. Ayan, may kapit na yung kabila. May kapit na yung kabila. Kabila naman, isa-isa ulit yan. Yan, yan lang magkabit yan. Diba? Kasi kung mamadaliin mo yan at minamadaliin mo yung kabit, eh wala, pulilyaso yan. Kaya dapat pag nagaganyan ka, huwag mo mamadaliin. Yung ano lang, suabi lang, chill-chill lang, chill-chill lang. Baka okay na, hawa ko. Mukhang nagkulang ako ng isa sa isang pasama. Hinahanap niya yung isa. Nalaglag. Yan. Kulang ng isa, bakit? Sino sumipa? Ayan, nahanap namin yung isang bulitas. Ayun! Ayun! Bingo! Ayun, namisipis lang. Namisipis lang yan, oh. Yung isa na yun, napaka-importante nun. Oo, kasi magbubungi yan, yan, oh. Dapat walang bungi. Walang bungi yan, para diretso. Sa kanya, sa kanya seselyuhan ngayon yan. Ayan na. Sasara na ni pare ngayon ng kono. Ayos na to. Yung pogi na. Diba? Ganda ng hub ko. Atomic. Tumag mayaman na siya eh. Tumag mayaman na to. Ngayon nyo, yung mga hub nyo mamahalin pa. Ito, atomic lang, buraot lang. Eh, hub na. Di ba? Saan ka pa? Doon ka lagi sa libre. Huwag kong magbabayad. Doon ka lagi sa libre-libre lang. Yan, tinatawag na dakilang buraot ni Bayaw. Siyempre, mga kaibigan natin yan eh. Pagka sila naman ang humingi ng pabor sa'yo, ganyan naman ang pagbigyan mo. Ganyan lang naman sa mundong ibabaw. Oo naman. Oh, siyempre, ikaw na ito. Oh, ayan o. Oh. Oh, diba? Oh, lakas na, no? Oh, diba? Malutong na. Kitang pa konti. Baka lumuwag. Mga bayaw, parang 6 fouls na. Okay na yan. O, ayan ha. Parang Bert, maraming salamat ha. Okay, kunin mo to. Asa na? Kunin mo to yung dati niya. Itabi daw to. Yan, para pagka nagkwan yun. Bulilyaso at meron. Okay. Outdoor and cycling attire for MTB, The Trailman. Suwabi ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS, Trailman.